morning ulit sa ating lahat at magpapakilala po muna ulit ako sa mga hindi pa po nakailala sa akin. Okay, Dr. Mendiola po, isa po sa mga official speaker ng First Vita Plus. At kami din ang may-ari ng Lucena Product Center. O kung may kamag-anak kayo sa buong Quezon, Marindo, Ayroblon, part ng Batangas, part ng Laguna, pwede ho natin silang pagtulungan. Okay? Ang pag-uusapan ulit natin ngayon, isa sa mga topic natin ay tungkol po sa ating immune system. Okay? Tanong ko lang po muna kayo ha. Tanda nyo ho ba kailan po kayo huling nagkasakit? Di ba? Mga ilang araw kang nasa kama, nagpapahinga. Ganun lang ginagawa nyo. Pagkatapos, nung gumaling ka na, naka-recover ka na, iisipin mo bakit ka nagkasakit. At sino kadalasan na sinisisi natin bakit po tayo nagkasakit? Di ba? Unang-una, gawa ng virus o kaya gawa ng bakterya. Pero alam nyo ba, hindi lang virus o bakterya nagiging dahilan bakit po tayo nagkakasakit. Pati ho mga living things saka mga non-living things. Kagaya po ng non-living, ano ho yan yung mga chemical toxin. Yung mga toxin na pala yan, pwede maging dahilan bakit din po tayo nagkakasakit. Di ba? Mga parasite, fungi, mga dahilan din po yan bakit po tayo nagkakasakit. Lahat ng mga microorganism na magdudulot ng sakit sa tao, ang tawag ho dyan, pathogen. Kaya ho nagkakaroon tayo ng sakit. Pero bakit tayo gumaling? Diba? Kaya tayo gumaling, pasalamat po tayo dito sa ating immune system. Ano ho ba ang immune system ng katawan natin? Kumbaga sa mundo natin ngayon, siya ho yung mga sundalo o mga pulis na lumalaban sa mga sasama. Ang masasama sa katawan natin, ayan po, virus, toxin, fungus, bacteria, parasite, germs, pollution, carcinogen. Lahat ng yan masasama na nagdudulot ng sakit sa atin. Sa tao po yan. Alam nyo ba, di ba meron tayong immune system? May mga lymphoid organ din po tayo. At ang lymphoid organ natin, bukod dyan sa mga organ na yan, meron din po tayong cells ng immune system. Di ba? Minsan nakikita natin to pag nagpapacheck po tayo ng dugo, CBC, tapos may makikita tayo doon sa mga resulta natin. Ano ba yung mga nakasulat doon? Yung mga makikita nyo na nakasulat doon, yan po yung mga cells ng immune system. Yan yung mga panlaban natin. Kagaya po ng ano, ayan o, makikita nyo sa mga screen nyo, cells of the immune system. Ando sa gitna, may nakalagay dyan, macrophage. Tingnan nyo, may butas siya sa gitna. Yan po yung packet niya. Bakit? Kukunin niyan yung mga dumi, virus man o bacteria ng katawan natin, ilalagay niya dyan, tapos dyan niya papatayin sa packet niya. Okay? May mga anya-anya po silang function. May makikita ko dyan, lymphocytes, platelet, monocytes. So iba-iba po sila ng function sa katawan natin. Okay? Kagaya po nitong neutrophil. Ang neutrophil, sila po yung mga second line of defense na natin eh. Di ba nabanggit ko sa inyo ng mga unang talk natin, may mga first line of defense. Ito nakikita sa dugo. Di ba? Sila yung mga, sa layman, ang tawag dyan, mga second line. Part ng immune system yan. Yung neutrophil na yan, yung makikita nyo sa screen nyo, yan po yung panglaban sa mga bakterya. Kagaya ng mga anthrax bakterya. Okay? At makikita nyo naman doon yung eosinophil at saka basophil, panlaban naman yan sa mga parasite. So ibig sabihin, kanya-kanya sila ng trabaho. Magkakaiba ho sila. Pero alam nyo ba sila communicated, ibig sabihin nag-uusap-usap sila. Kumbaga sa tao, sa team, visionaries, champion, winners, nag-uusap-usap yan. Lalo na malapit na ang anniversary natin. Diba? Yung mga yan, nag-meeting din sila. Ang immune system ng katawan, nag-meeting din po yan. So, kanya-kanya po sila ng function. Okay, tingnan nyo ha. Yung makikita nyo sa screen nyo, yan yung neutrophil. Yan yung kulay gold o dilaw. Okay? Yan yung kulay dilaw. Pagkatapos yung kulay orange, 'di ba? Yan po yung ano, yan po yung anthrax bacteria. Ang gagawin niyan, babalutan niya yung bacteria. So yun po yung trabaho ng neutrophil sa katawan natin. So nasusundan niyo, unti-unti mauubos yung bacteria na binabalutan ng neutrophil. So yun po yung trabaho sa loob ng ating katawan. Ngayon, paano siya gumagana sa katawan natin? Makikita niyo sa screen niyo, no? Paano siya gumagana?
Di ba ang ano natin, ang katawan natin, may ability siya na tandaan yung mga pumapasok sa katawan natin. Kasi kung wala siyang ability na tandaan o wala siyang kakayahan, di ba, nakilalanin yung mga pumapasok sa katawan natin, eh lagi po tayo magkakasakit. So matalino yung immune system ng katawan natin. Meron siyang kakayahan na kilalanin yung hindi nasa sarili natin, yung mga invaders. At meron siyang kakayahan na tandaan yung mga nakapasok sa katawan natin. Bakit? Para alam niyang katawan natin paano labanan. Paano sila labanan. Tingnan nyo ito ha. Makikita nyo sa screen nyo, yan po yung mga second line natin. Diba? Kanina, yung mga first line, yan po yung ating mga balat. Skin, yung buhok natin, yung eyelashes natin, yung laway natin, yung luha natin. Mga first line of defense po sila ng immune system ng katawan. Okay? Itong mga to, sa layman, ang tawag natin sa kanila, yung mga nasa screen nyo, sila po yung mga second line. Kasi ang second line, meron tayong tinatawag kasing physical barrier. Yan po yung ano, yan po yung mga balat. Balat natin, yung buhok natin, eyelashes, yung ating lining ng ating baga, lining ng ating bituka. Sila yung mga first line o kaya yung mga physical na pangontra. Pero yung mga nakikita nyo, sila ho yung mga cellular o mga second line. Bakit? Sila ho yung may kakayahan na pumatay, di ba? Natural killer, papatayin yung mga invaders. O kaya sila yung may kakayahan na tandaan yung nakapasok sa katawan. Para pag nakapasok ulit siya, alam na nung katawan natin paano yan titirahin o paano yan papatayin. At pag napatay na yan, meron tayong mga suppressor para mag-relax naman po yung katawan natin, makalma siya. So nasusundan nyo, ganito po yan ha. Di ba binanggit ko sa inyo kanina, nag-uusap-usap sila. Di ba? Yung mga nakagreen na yan, na sombrero, sila po yung ating immune system. So sila ho, nag-uusap-usap yan. Pag may nakapasok na invader, nagpaplano sila. Tapos sasabihin ng katawan natin, ng immune system, o ikaw ang pumatay dyan. Ako yung magkukuha ng litrato, tatandaan ko yan. Kikilalanin ko, atin ba yan o kalaban yan? Yan po ang trabaho ng immune system. Kasi kung walang immune system ng katawan natin, alam nyo ba na lagi ho tayong may sakit? Diba? Ganun po nangyayari. Kung mahina din ang immune system, lagi ho tayong may sakit. So ano trabaho niyan? Mag-usap-usap sila para labanan yung mga pumapasok sa katawan natin. O sample, may infection. Ibig sabihin, mayroong mga microorganism. Ang tawag doon, infection o kaya antigen. Lahat ng mga kakaiba sa ating katawan, antigen. Ang pangontra sa kanila, antibody. Okay? May infection na nakapasok sa katawan. Yung katawan na ho natin, magpuproduce ito ng antibody para doon. Kasi may mga kanya-kanya silang function. Mag-i-interact sila, doon sa kasunod na litrato, kakapit yung antigen sa antibody. Ang katawan ho natin, magpuproduce siya ng mga antibody para pangontra doon sa mga ganong klase ng infection. So nasusundan po natin, no? Kung may mga question po tayo, may mga consultation after po ng presentation natin, pwede ho kayo magtaas na kamay, pwede ho kayo magtanong. Okay? Alam niyo ho ba, ang immune system ng katawan natin, dapat po yung balanse. Kasi pag hindi balanse yung katawan natin, pwede ho tayo magkasakit. Diba? So dapat po balance ang immune system. Meron tayong tinatawag na pag ang immune system natin nag-overreaction, diba? Pwede magdulot ng sakit. Ang tawag dyan, mga autoimmune na sakit. Pero pag underreaction naman, ganun po, pwede ka mapasok ng mga infection. Okay, pwede rin yung magkasakit. Ano ang mga autoimmune na klase ng sakit na pwedeng magdulot nito sa atin? Overreactive, diba? Nagpuproduce tayo ng sarili nating antibody sa katawan mismo natin. So ibig sabihin, yung sarili mo cell nag-react mismo sa sarili. Kaya ako nagkakasakit. Ang tawag doon, mga autoimmune na sakit. Okay? Ang mga autoimmune na sakit, napakadami ho niyan. Nasa kulang-kulang 100 po yan. Ang madali nyo matandaan ang mga autoimmune, ay ang po leukemia. Kagaya noong last week na pag-usapan natin yung tungkol sa leukemia. Diba? Tapos lupus, psoriasis, yan mo mga klase ng, ano, ng autoimmune. Kahit o diabetes, kasali po yan sa autoimmune. Okay, diabetes type 1. Ano pa ang mga autoimmune na sakit? Yung arthritis o rheumatoid arthritis. Ang naapektuhan po dito yung lining ng joints natin. Diba? Masakit po ba? Kung may kilala kayo yung mga arthritis, rheumatoid arthritis, masakit po yan.
ang problema, nagkaroon po yung joints natin, nag-i-inflame po siya. So sumasakit yun tapos namumula. O ganito po yan. Joint pains, masakit, tapos kalimitan yung tao. Pag naapektuhan yung systemic, nagiging anemic yan. Okay? Ano pa naramdaman nila? Namumula yung joint. Kung sa tuhod yan o sa paa, namumula. Redness. O kaya namamaga, nagkaroon ng swelling. O kaya naman masakit. Pag hinipo mo siya, mainit po siya. Okay? Kasi minsan may nagtatanong sa amin, may nagpapakonsulta sa atin, Dok, ano ba itong klaseng arthritis na to? Okay? Kasi meron ho tayo tinatawag na osteoarthritis. Ano kaiba ng osteoarthritis sa rheumatoid arthritis? O, tingnan nyo yung mga nasa litrato nyo. Ang normal na joints, di ba? Ay ano, malinis, magandang tingnan. Yung synovial membrane, yung fluids, yung kulay green, malinis po siya. Pag osteoarthritis, makikita nyo, yung dalawang buto, nagkakaskasan po siya. Yan po yung osteoarthritis. Masakit din po yun. Ang rheumatoid arthritis, bakit siya pag hindi po mainit tapos masakit? Kasi yung synovial fluid natin sa joints, di ba, swollen po siya, tapos mainit po yan. Kasi nagkaroon yung buto ng erosion. Makikita nyo sa screen nyo. Yan po yung kaibahan nila. Okay, so maliwanag po tayo dun, ha? Magkaiba ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Kasi minsan may nagtanong, Dok, nagda-diet naman ako, di ba? Kaya lang bakit pagising ko, ang sakit ng mga kasukasuan. Ano ba kinakain mo sa diet mo? Oatmeal. Ang oatmeal po, kasama ko sa dahilan bakit po nagkaaroon tayo ng mga gouty arthritis. Okay, naman loob, kasama ko yan. Ngayon, kung babalikan po natin, di ba? Binanggit ko sa inyo kanina, ang katawan po natin, may mga, di ba, may immune system. Meron po kasi tayong mga lymphoid organ. Kanina binanggit ko sa inyo, di ba, meron tayong cells of the immune system. Meron din po tayong organ ng immune system. Ang tawag din mga lymphoid organ. Kasi isipin nyo, halos araw-araw po, billions o millions of cell ang nakakasalamuhan natin sa labas. Di ba? Bakit po hindi lahat ng tao nagkakasakit? Pero exposed po tayo sa mga iba't ibang klase ng toxin o mga dumi. Pero hindi lahat nagkakasakit. Halimbawa, dalawang tao pumunta sa isang lugar. Yung isa nagkasakit, yung isa hindi. Bakit? Kanya-kanya po yung katawan natin ng response ng immune system. Diba? Kasi everyday, tandaan nyo, halos araw-araw, several of pathogens ang nakakasalamuhan natin. Pero bakit hindi po tayo lahat nagkakasakit? Kasi meron po tayong mga nagsasala sa kanila. Ang tawag dyan, yung mga lymphoid organ natin. Diba? Yung tonsil, exposed tayo sa ilong, sa bibig. Yung tonsil natin dito, siya po yung magsasala. Siya po yung first line of defense natin. Siya po yung magtatrap sa mga harmful na bacteria na na-inhale natin. Yan po ang trabaho ng tonsil. Kaya nga minsan lumalaki yung tonsils mo kasi nakikipaglaban po ito sa mga viruses man o bacteria na pumasok sa katawan. Tapos sumasakit ang lalamunan mo, nakikipaglaban siya. Ano pa? Yung mga thymus, di ba? Ang thymus po, siya yung windpipe, siya ang bahala po na kumilala sa mga invaders na nakapasok sa katawan natin. Ito ba eh sarili nating cell o kalaban natin? Thymus po ang bahala doon. Meron din tayong appendix. Siya naman po ang bahala sa ating digestive system sa bituka. Kaya pag na-operahan ng appendicitis, di ba? Kalimitan inflamed dahil sa dumi. Yung toxin ng ating bituka. So may mga kanya-kanya po silang trabaho. Yung bone marrow, nagpupudus ito ng lymphocytes. Ang lymphocytes po, yan po yung lakas ng katawan natin, ng immune system. So yan po may mga kanya-kanya po silang trabaho. O spleen. Ang spleen po, siya po ang nag-filter ng ating dugo. Diba? Yung mga toxin, hindi niya ina-absorb. Itinatapon po niya. So nasusundan po natin, no? Ngayon ang katawan ba natin? Makinig mabuti ha. Ang katawan po natin, para lumakas ang immune system, di ba, kailangan palakasin ang katawan. Bukod po nun, alam nyo ho ba, kailangan natin ng mga additional na nutrients. Di ba? So, ibig sabihin, dapat ang pagkain natin balance. Dapat ang pagkain balance. Para lumakas o strengthen ng immune system. Bukod po dun, vitamin A, vitamin C,
kailangan unang katawan. Ano pa? Yung araw, vitamin D, kailangan din po ng katawan. O bukod po dyan, etong mga vitamins na to kailangan ng katawan para sa immune system. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, at mineral na zinc. Paliwanag natin na yung mga bitaminang yan, yan po yung mga tumutulong para lalong lumakas ang immune system ng katawan. Ano pa? Tagaya nito, vitamin A. Paano? Ang alam natin, pag vitamin A, alam natin pang paninaw ng mata. O bukod po dyan, maganda po ang vitamin A sa reproduction, sa mga pagbubuntis. Ano pa? Ayan o, pampalakas po ng immune system, boost your immune system. Sa paanong paraan? Pinapataas nito yung lymphocytic response. Diba kanina? Ano yung mga cells ng immune system? Makikita nyo may bilog na dalawa, lymphocyte. So anong trabaho ng vitamin A? Palakasin yung lymphocyte natin o yung lymphocytic response. Saan? Sa mga invader o sa mga pumapasok na toxin sa ating katawan. Yan pala ang trabaho ng vitamin A. Ano pa? Pinapalakas nito yung white blood cell ng katawan natin para ma-inhibit yung pagpasok ng germs o pag-penetrate ng dumi sa ating katawan. Kumbaga, meron kang shield. Bukod sa shield mo, additional na shield pa yun. Kumbaga, double core o double shield meron tayo pag malakas ang vitamin A natin. At ito, isinusupplement dapat natin sa ating katawan. Ang alam lang natin na benepisyo niyan para sa mata. Diba? Ano pang benepisyo ng vitamin A sa ating katawan? No, tingnan nyo to. Bukod sa pampalakas ng immune system, maganda po siya lalo na sa mga kabataan, pampaganda ng muscle tone. Diba? Nakakatulong din yan para bumaba ang pagkakaroon mo ng urinary stone o mga kidney stone. So, ang dami benepisyo ng vitamin A. Nakakatulong siya sa para makaiwas sa sakit sa puso, ganun din ang cancer. Maganda sa buto, maganda sa ngipin. So, ang dami pala. Alam lang natin sa mata. Diba? Nakakatulong siya sa muscle growth at tone ng ano ng mga kabataan. Bukod po doon, bukod sa pampalinaw ng mata, alam nyo ba, maganda rin po makaiwasaan yung macular degeneration na tinatawag o yung tinatawag na night blindness. Dok, ano ho bang itsura nun? Yung mga macular degeneration na yan o yung nag-degenerate yung ano, degeneration yung ating paningin. Diba? O nagkakaroon tayo ng night blindness. Ano yon? O ganito po itsura nun. Ang normal na view, yung makikita nyo, pag ikaw nagka-problema sa mata, ayan po, malinaw yung gilid, yung gitna hindi maganda. Pag night blindness, pagdating ng gabi, hindi mo na makita. Hirap ka nang tumingin pag gabi na. Yan po yung mga night blindness. So, ang vitamin A pala nakakatulong doon. Diba? Bukod sa ating immune system. Ano pa po? Vitamin C. Alam natin, vitamin C nakuha mo sa mga citrus. Diba? At dami yung beneficio rin pala nito. Kumbaga sa katawan natin, ito yung ano eh. Diba? Ang immune system ng katawan natin, ganito po yan, di ba? Meron tayong tinatawag na mga phagocyte, yung mga kumakain ng bakterya. Ang vitamin C, kumbaga sa pulis, ang katawan natin, yung cell, yun po yung pulis ng immune system, yung mga cell. Di ba? Pero ang pulis, subat, tanungin ko kayo, ang pulis, paano manghuhuli pag ikaw walang dalang sandata, wala kang baril? Nakuha nyo? Yung mga cells ng immune system, yan po yung pulis, di ba? O kaya mga sundalo. Yung vitamin C, siya po yung ating gamit o baril. Siya yung ating panghuli. O kaya posas man yan, o baril yan, yan po yung vitamin C ng katawan. Para lalo hong lumakas yung ating katawan o yung immune system natin. Kaya nga vitamin A, vitamin C kailangan. Di ba? Vitamin yan, nakuha mo sa araw yan. Di ba? Nako-convert siya para magamit yung lakas. So ano pa? Mineral na zinc. Ang mineral na zinc, di ba, maganda sa ating balat. Pampaano ng psoriasis. Ang psoriasis, di ba, autoimmune. Yung mga tagi-tagihawat, acne, maganda po siya. Maganda rin siya sa mata. Di ba, sa mga sugat, nakakatulong po ang zinc. Ayun o, support ng immune system, yung mineral na zinc. Paano nakakatulong ang mineral na zinc sa immune system? Dahil po dito, sa makikita nyo sa screen nyo yung human cytokine interferon alpha. Ano ba yan? Isang klase po siya ng protina
na nag-i-inhibit sa pagdami ng virus sa katawan. So makikita nyo sa screen yun, nakasulat man niya, no? Pinipigil niya, may virus na nakapasok, pinipigilan niya yung replication ng virus sa katawan natin. So kumbaga, mayroon ka ng sandata, mayroon ka ng pulis, mayroon ka pa nag-i-inhibit o pumipigil pag ikaw napasok ng virus. Ibig sabihin, kailangan palakasin mo yung immune system. Kumbaga yan, no, siya po yung malakas na sidekick ng immune system ng katawan natin. So lahat ng yan, kailangan ng katawan natin para lumakas ang immune system. Additional ho yan, di ba? Kasi sa panahon ngayon, alam nyo ho ba na ang daming namamatay? Di ba? Bukod sa anong klaseng sakit. Pero kung titingnan natin, ano ang mga pangunahing dahilan, bakit ito ang tao namamatay? Di ba? At ang average po na edad ng tao, hindi ho umaabot ng 100 na. Kung dati umaabot ng 100, ngayon 70 na lang. At ang dahilan nila, ang number one po ayan. Ang number one na dahilan, bakit ang tao namamatay? Sakit sa puso. Pangalawa ho, cancer. Pangatlo, sakit sa bag. Di ba? Pag-usapan natin, o tingnan natin, at total pinag-usapan yung sakit sa baga, di ba? Ang dami yung namamatay dito. Di ba? Ano tinatamaan niya ang baga? Dahil saan? Grupo ho siya ng virus. Di ba? Okay, malapit na ho ang July 6. Patalastas po ha, quencher. Hanapin ho natin yung mga piba ng mga dealer para makabili natin yung ano, free na quencher. Okay? At napakasarap po nito, napakasarap. Tingnan natin ang coronavirus, no? Ang coronavirus, grupo ng sakit. 1960s meron pa niyan. Meron na niyan, 1960s pa. At kung titingnan po natin, ang mga kaso ngayon, nasa 38,000 na. Ang death, oh, at least, konti na lang ang death. Diba? Ang recoveries natin dumadami. Sa tingin nyo bakit? Unti-unti, sa tingin ko lang, sa tingin ko, unti-unti nakikilala ng katawan natin yung virus. At nalalaman ng katawan natin kung paano siya labanan. So dapat pala, tanggalin sa katawan natin yung mga stressor. Yung mga nagiging dahilan bakit bumabagsak ang immune system. So dapat pala, palakasin natin yung immune system natin para malabanan natin yung gantong klase ng virus. So nasusundan po natin. Kaya kami, nagkaroon tayo ng mga testimony, no? Yung COVID positive sa test, walang ininom, home quarantine, pero gumaling. Bakit? Kasi napalakas po ang immune system. Bukod po sa mga virus na yan, dahil anong buwan na ngayon, July na, tag-ulan. Diba? Ano kadalasan ng mga sakit ang nakukuha natin ngayong panahon ba ito? Diba? Unang-una, ito, diba? Pag bumaha, sumugod sa baha, ayan, ang ginagawa mong beach tuwing summer, natural na beach. Pero kahit hindi summer, nagbe-beach yung iba. Ayan po, yung pala, bahana. Anong sakit ang pwedeng makuha? Leptospirosis. Ang leptospirosis, makita nyo sa screen nyo, bacteria po ito. At ang bacteria, pag pinag-uusapan, di ba? Antibiotic. Mamaya ho, maganda po, may antibiotic property tayong pag-uusapan. Pag naglagnat ang pasyente, sumakit ang kasukasuan, ang mga muscles, sumakit ang ulo, namumulang mata. Leptospirosis. Diba? Tapos, history, sumugod sa baha. O bukod po dyan, alam nyo ba, hindi lang sa tao, pati ho sa hayop, pwede magkaroon ng leptospirosis. At ang nakakatakot ho, pag ito pumasok na sa system ng katawan, pwede ho masira ang kidney, pwede maapektuhan yung ating utak o brain. Kaya ho may namamatay dyan. Diba? So maging ano po tayo, maging alerto. Paano maiwasan yan? Natural, huwag ka mag-ano sa mga baha. Kasi pwedeng na-apektuhan yan ng bacteria. Leptospira bacteria. Ano maganda para makaiwas dyan? Ano recommendation natin? Natural, palakasin ang immune system. Diba binanggit ko, yung bacteria, mayroon sariling pangontra yung katawan natin. Neutrophil. Part po yan, cells po yan ng immune system. So kailangan palakasin ang immune system para yung mga bacteria man o virus na gustong pumasok sa katawan natin o nakapasok sa katawan, pwede ho nating malabanan. So nasusundan po ho. Okay, mga lalo na yung mga platinum product ng First Vita Plus. Okay, ano pa po? Dengue. Tag-ulan din po. Ano po yan ang kagat ng lamok sa umaga? Day biting po yon, yung kagat ng lamok niyan. Diba?
At pag nagka-dengue po tayo ng isang beses, baka akala nyo isang beses lang nagkaka-dengue, hindi po. Apat na beses po pwede po tayo magkaroon ng dengue. At pag pang-apat, pangatlo, pang-apat, mas delikado po ito. Okay? Ano pa? Ang test po, uuna ka ng dugo. Natural prevention, huwag ka magpakagat sa lamok. Maglagay ka ng oil, lemongrass oil o lavender oil o mga oil ng first vitaplus. At syempre, palakasin po ang immune system. Diba? Tignan nyo ha, mga common na sakit tuwing tag-ulan, ubusipon, lagnat, trangkaso. Diba? Pag lumala yan, pulmonya. Alam nyo ba yung pneumonia, yung COVID, diba naapektuhan yung baga dahil sa pulmonya? Alam nyo ba hindi lang COVID ang pwede magdulot ng pneumonia sa atin? Ito, ang COVID, di ba, pneumonia, virus po yan, di ba? Pero meron din po tayong tinatawag na bacterial pneumonia. At meron din tayong tinatawag na fungi. So lahat ng yan, pwede magdulot ng sakit sa baga na pulmonya. So maliwanag po, ano ba nangyayari sa ating baga? Bakit po ang pasyente nahihirapan huminga pag naapektuhan yung baga? Ano ho bang ginagawa pag viral pneumonia o bacterial pneumonia? Naalala ko sa mga ibang talk, di ba, maalala nyo, iba mga lecture natin, pag bacteria, kailangan ng antibiotic. Pag viral, hindi ho kailangan ng antibiotic. So magkaiba hong gamutan yun. Di ba? O tingnan natin, no, ano nangyari sa katawan natin? O yan po yung baga ng katawan. Di ba? Pag nagkaroon ka ng pneumonia, yung nasa taas na litrato, malinis yung bilog. Healthy yung bronchiole o yung bronchiole mo o yung alveoli. Diba? Pag ikaw may pneumonia, meron kang excess na mucus sa iyong alveoli at sa bronchiole. At pag nagkaroon na excess, fluid yan, namamaga, mahihirapan kang huminga, lumiliit yung daluyan ng paghinga sa katawan mo. So ganun po ang nangyayari pag ikaw may pneumonia. Ano pa? Mas madali nyo maintindihan ito. Yung litrato. O yan. Yan yung baga. Dapat to wala siya ng kulay gold. Diba o yung mga mucus, secretion, dapat kulay pula lang siya. Pag nagkaroon ng ganyan yan, yung mga mucus na yan o mga sipon na yan, ang tao po mahihirapan huminga. So maliwanag po, nasusundan po tayo. Ano pa mga sakit sa baga ang pwede nang malaman natin? COPD, sakit sa baga. Ang COPD, chronic obstructive pulmonary disease ang ibig sabihin niya. At meron siyang tinatawag ng chronic bronchitis or emphysema. Alam niyo yung mga taong naninigarin niyo, bata pa lang naninigarin din ha? Noong nagkaedad po sila, meron po silang COPD. Either chronic bronchitis o nagkakaroon ng tubig ang baga, emphysema o pleural fluid o pleural effusion. So yun pong nangyayari sa ating baga. Tingnan natin ano ba ang diferensya nitong dalawa. Pero bottom line, parehas po sila, nahirapan huminga. Ano po nangyayari? Anong kaiba nila? Yung makikita nyo sa screen nyo, nasa kaliwa yan po yung healthy baga. Airway, daluyan ng paghinga. Alveoli, yan po yung lagayan ng fluids. Pag healthy, dapat malinis po yan. Malinis. Pero pag ikaw, COPD at chronic bronchitis ka, lumiliit yung daluyan ng paghinga, nagkaroon ng excess na mucus, lumiliit po siya, pera pang kahuminga. Emphysema, na hindi mo na makita yung mga partition sa iyong alveoli kasi nalalagyan po ng mucus o ng fluid. Nahirapan ka din huminga. So nasusundan nyo, so yan po yung nangyayari sa loob ng ating katawan. Ngayon yung mga sakit sa baga na yan, lalo na yung mga virus na yan, paano nahahawa yan? Nakakahawa, droplets. Diba kaya nga importante yung face mask o kaya face shield, lalo na sa panahon ngayon. Kahit pakikipag-usap, pagkanta, sneezing o pag-ubo, yan nakakahawa po yan, droplets. Sa maliwanag, at ang mga pwedeng pasukan sa katawan natin, lahat doon ang may butas. Ano yun? Yung iyong balat na nasugatan, pwede mapasok ng dumi o ng virus. Yung bibig, yung ilong, genitals, kagat ng lamok, pwede. O lalo na pang dengue. Okay, lahat doon yan pwede makapasok. Pwedeng daan o pagpasok sa loob ng katawan natin. Ngayon,
Ang immune system natin, di ba, alam na natin paano pala kasi. Ano mga kailangan paghandaan? Di ba? Pag ang immune system natin humina, ano ho pa mga nagiging dahilan? Bakit humihina ang immune system ng katawan? Una-una, ayan. Di ba? Stress o kaya anxiety. Ang stress, isa ho siya sa pangunahing dahilan bakit dumadami nagkakasakit. Iba-ibang klase ng sakit, ha, Dok? Bakit kaya ako nag-high blood? Normal naman lahat. Stress. Di ba? Bakit sumasama ang pakiramdam ko? Dami ko nararamdaman pero normal lahat. Stress. Kasi mabilis ka ng dapuan ng sakit. O di ba pinaliwanag ko sa inyo noong last week? Bakit ang stress nagdudulot ng mga iba-ibang klase ng sakit? Di ba naapektuhan yung mood natin? Naapektuhan yung behavior natin? Naapektuhan ang pag-iisip natin? Dahil sa stress. Kasi ang katawan natin, immune system ng katawan natin, bakit ito nakaka-harm sa immune system? Bakit? Kasi, makinig ha, ang katawan natin, meron tayong tinatawag na stress hormone. Ang stress hormone, ang tawag doon, cortisol. At pag tayo stress, yung stress hormone sa atin o yung cortisol, tataas. Diba? At alam nyo yung naririnig natin yung adrenaline rush, parang hindi mo naramdaman yung pagod mo. Lalo na bakit ang tao, sample lang to, sample, bakit pag may nasunog sa lugar mo, kaya mo buhatin ang isang rep ng mag-isang tao lang? Di ba nabubuhat mo siya? Pero pag wala nang sunog, hindi mo kaya buhatin. Parang hinang-hina ka na. Kasi yan yung tinatawag na adrenaline rush. Ganun po ang katawan natin. Pag stress po tayo, mataas ang ating stress hormone sa katawan, ang adrenaline natin mataas. Ano magiging response ng immune system natin? Magiging alerto siya. At pag ang immune system natin alerto, di ba? Lahat ng mga cell na papasok sa'yo, either good yan o bad, kikilalanin yung immune system ng katawan natin yan, not threatened. So, ibig sabihin, pag stress ka, yung immune system natin, natetreat po siya. Di ba? So, pag natreat po siya, alerto siya. So, kahit anong pumasok sa katawan mo, kakalabanin po niya. Kaya ang tao, ang daming nararamdaman pag stress. Diba, pag stress ka, pwede kang atakin sa puso. Pwede kang masakit sa kidney. Halos lahat ng klase ng sakit. Bakit? Kasi yung immune system mo, hindi na siya balance eh, kasi alerto na siya. Yung iba ho, nagkakaroon pa ng mga iba-iba klase na rin, ng mga autoimmune. Bakit? Stress ang buhay. Bakit nung bata, wala kang psoriasis? Bakit nung nagkaedad ka, nagkaroon ka ng psoriasis? Kasi nagkaroon ng autoimmune disorder. Bakit ka nagkaroon ng autoimmune disorder? Kasi hindi balance eh, ang immune system ng katawan mo. Naging overreactive ka. Kasi stress ang buhay mo, alert ang immune system. Pag may pumasok na invader sa'yo, kalaban agad ang tingin doon. Kahit hindi siya kalaban. So nakukuha mo bakit? Kasi ang level ng stress hormone sa katawan, mataas. Kaya hindi nagiging level, hindi nagiging balance eh, ang immune system ng katawan natin. So malaki yung factor ang stress at anxiety sa loob ng katawan natin. Bakit ito pumabagsak siya? So nasusunod na po, ano pa? Smoking. 'Di ba? Ang smoking, 'di ba stress ka na, naninigarilyo ka pa ang behavior mo, naninigarilyo ka pag stress ka. So lahat ng klase ng sakit ia-absorb mo ngayon sa katawan mo. Pag inabsorb mo sa katawan mo lahat ng klase ng sakit, ayan nakikita niyo sa screen niyo, iba-ibang klase ng sakit 'yan. 'Yan po ang idudulot dito sa ating katawan pag ikaw naninigarilyo. Kumbaga sa layman, naninigarilyo bata pa lang, naninigarilyo ka na, ibig sabihin, pinapaiksi mo na buhay. Aabangan mo lang ito mga sakit na to. Pero bakit dok may nagtanong sa akin eh? Kasi simula bata naninigarilyo ako. Okay? May nagtanong. Eh bakit sabi nung aking doktor, huwag ko daw itigil yung paninigarilyo? Gano'ng katagal ka naninigar? Halos buong buhay mo naninigarilyo ka na. Bakit hindi na pinatigil? Kasi yung toxin sa katawan niya, immune na dun yung katawan niya. Nagkaroon na ng immunity sa sigarilyo yung katawan mo. Pag tinigil mo ngayon ang paninigarilyo, magkakaroon ngayon ng alcoholic, nicotine withdrawal, sasama ngayon ang pairamdam mo. Diba? Kaya yung iba, total 90 ka na naman, 80 ka na naninigarilyo. Pag tinanggal ko yung paninigarilyo sa'yo, magdi-detox ka, tatanggalin mo yung toxin, eh hindi sanay ang katawan mo sa walang toxin, manghihina ka ngayon. Kaya sasabihin ng ibang attending doctors, wag mo na itigil yan kasi madadali ang buhay mo. Kaya lang ang tanong, di ba, sino ngayon ang kasama mo sa bahay? Kaya pala yung kapatid mo namatay ng lung cancer. Pero hindi siya naninigarilyo.
Kasi ikaw ang nadidigarilyo. Yung sakit na dapat sa'yo napunta sa kapatid mo. Kaya yung kapatid mo namatay ng lung cancer kahit hindi naninigarilyo. Yan po yung second hand smoker. So nasusundan nyo, yung katawan mo kasi nagkaroon na ng immunity sa toxin. Kaya pag tinanggal sa'yo yun, magtotoxin, magwi-withdrawal ka, magdi-detox ka, babagsak kayo ng katawan mo. Kaya pag may edad na, hindi na pinapatanggal yung paninigarin nyo. Di ba bakit? Nabuhay ka ng ilang taon. Bawa, 15 pa lang, naninigarin nyo ka na. 85 ka na, naninigarin nyo ka na. Hindi na tatanggalin yun. Kasi pag tinanggal mo sa katawan mo yun, madadali buhay mo. Kaya ganun po nangyayari sa iba. Pag nag-detox sila, nadadali buhay nila. Bakit? Kasi yung immune system ng katawan nila sanay na na may toxin sa sigarilyo sa katawan mo. Kaya hindi na tinatanggal. Pag tinanggal yon, ang response ng immune system ng katawan mo, parang nawala siya ng lakas. So ganun po nangyayari. Kaya pag uminom ka ng first Vitaplus, unti-unti magkakawa ng healing crisis. Diba? Kasi mag-a-adapt ngayon yung katawan mo, unti-unti tatanggalin yung immune system. Yung ano, tatanggalin yung toxin. Pero ang papalit doon, yung first Vitaplus. Ibig sabihin, may kapalit. Diba? Unlike ikaw, 85 ka na, bigla ka nagtanggal ng paninigarin nyo, nang walang ipinalit na pang-supplement doon, manghihina ka. Kaya ang kailangan doon, pag tinanggal mo yung paninigarin mo, may kapalit ka na mag-feel doon sa tinanggal mo na toxin na katawan, papalta mo siya ng healthy. So nasusundan nyo, lahat ng makikita nyo sa skin nyo, pwede idulot na sigarilyo sa ating katawan ng mga sakit. So maliwanag po, ano pa? Alcohol. Ang alcohol, alam nyo ba, related yan? Saan? Sakit sa baga. Although globally, problema na po ang alcohol. Alam nyo, nakatawan nung lockdown, bakit kahit mahal ang alcohol, pinupuslit, binibili, makapag-inom lang sila. So nasusundan nyo, magdudulo to ng pagbagsak ng immune system. Bukod po doon, related po siya sa pulmon niya, sakit sa baga. At ano pa, tingnan nyo ha, ang alcohol po, toxin. Diba? Pag sinabing toxin, makita nyo sa screen nyo, poison po siya. So ibig sabihin, pag pala ikaw mahilig sa alcohol na iniinom, ang iniinom mo, poison. Downer siya, lalo kang bababa eh. Stress ka, nanigarilyo ka, nag-inom ka pa. Diba? Kaya ang katawan mo, ang immune system babagsak. Kaya lang, bukod sa immune system, anong kadalasan na alam natin pag ang tumira sa'yo alcohol, anong part ng katawan na nasisira? Atay o liver. Liver ano? Cirrhosis. Alcoholic liver cirrhosis. Ang normal na liver ganyan, yan makita nyo sa screen nyo. Okay? Pag fatty liver, makita nyo sa taas. Pag hepatitis, makita nyo sa baba. Pero ang punot dulo, di ba? Magkaroon ng fibrosis, magkaroon ng scar, hanggang maging cirrhosis ang pasyente. Ibig sabihin, nasira na po ang kanyang katay. Ano pa? Bukod sa mga alcohol, di ba? Ito, alat. Meron tao hindi makakain pag walang maalat. At pag maalat ang pinag-uusapan, ano sakit? Hypertension. Di ba? Pag nasobrahan na sa alat, kidney masira. Eh, mismo may nagtanong, Dok, pag inong ko ng first bite, tapos panghihi ko, may kasamang dugo. Di ba? Common yan. Tanungin mo na pasyente mo, may history ka ba siya? May history ba siya ng bato sa bato o kidney stone? Simple lang, yung mga viewers natin, mag-imagine lang po tayo, no? Kumuha po kayo ng bato sa kalye. Bato sa kalye, nakakuha na kayo? Huwag niyong ibabato, ha? Huwag niyong ibabato sa katabi niyo. Okay? Gas-gas niyo sa balat niyo. Pag ginas-gas niyo sa balat niyo, magdudugo ho ba yan o hindi? Pakisagot, di ba magdudugo? Saan pupunta yung dugo? Pupunta yan sa pantog mo. Kaya pag-ihi nyo, may kasamang dugo. So imagine nyo, yan po yung bato. Di ba? Kidney stone. Pag minum ko ng first Vitaplus, ang first Vitaplus, kailangan tanggalin yung hindi part ng katawan mo. Eh, foreign body yan. Kidney stone yan eh, bato yan eh. Anong trabaho ng first Vitaplus? Kailangan alisin yan. Okay? At habang bumababa yan, makikita nyo sa screen nyo, yung bato na ano sa kidney. Diba? Yung kidney stone. Bababayan doon sa ureter yung parang guhit. Papunta sa yung bladder o pantog. At habang bumababa siya dyan, yan po ang time na ang pasyente nyo sobrang sakit ng balakang.
Sila ho yung mga pasyente na hindi nila alam kung uupo, tatayo o hihiga sila kasi ang sakit-sakit ng balakang nila. So ganyan po nangyari sa loob ng katawan nila. Diba? Kaya na minsan may nagtanong sa akin, no? Dok, ano ba naramdaman pagka may mga kidney stone? Ayan o. Naduduwal, nasusuka, masakit ang balakang, pag-ihimi kasamang dugo. Diba? Kaya tinanong sa inyo kanina eh, pinagtanong, pag-ihimi kasamang dugo, tanungin nyo kung meron siyang history ng bato sa bato. Kung hindi niya alam, magpa-ultrasound siya. Ang tawag sa ultrasound, KUB, kasi titingnan ang iyong kidney, ureter, bladder, o panto. Diba? Ano kailangan gawin? Dapat ituloy ang first vital test. Kaya namin sa may nagtanong sa akin, Dok, pinabasa ako, pag sumobra ang calcium sa katawan, pwede kang magkaroon ng kidney stone. Totoo po yan. Kung ang pinanggagalingan ng mga calcium natin, yung mga synthetic na tablet ang nabibili sa labas. Diba may mga synthetic na nabibili? Pero kung nagagaling mo yan sa malunggay, o sa gulay, o sa first vital plus, wala po tayong toxicity. Ibig sabihin, wala po tayong overdose. Nasundan nyo? Ang most common kasi na kidney stone, makita nyo, calcium stone. Yan po ang most common. Meron din tayong mga uric stone, uric acid stone. Pero ang kadalasan, calcium stone. O ngayon, medically, pag-usapan natin medically, ano bang ginagawa pag may kidney stone? Ayan o, lahat ng mga laboratory yung ginagawa. CT scan, x-ray, kukuna ka ng dugo. Titignan ang function ng kidney mo. Diba? At medically speaking, ito ang gamot nyan. Makita nyo, potassium citrate ang generic. Anong ginagawa nyan? Ini-inhibit nyan yung formation ng crystal o yung kidney stone. So, binibigyan ka ng gamot para madulas ang paglabas. Kaya pag ihinong iba, diba, may kasamang dugo. Anong trabaho nyan? Diuretics din po yan. E ba't nakatulong ang first vital plus? Dahil dito sa potassium. Diba? Diuretics po yan. Nakakatulong yung pampaihi. Kaya na maganda po siya sa may mga kidney stone din. At bukod po doon, alam nyo ba na nakakatulong yung pampababa ng blood pressure? Kasi nga, meron siyang diuretic effect. Sample lang to, sample ang BP 190 over 110. Mataas po yan, high blood. Pag high blood ka, sinabay ng doktor na bawal na maalat, bawal na hindi. Babawasan mo lang, yan po ang tama. Bawasan na maalat, bawasan na mataba. Okay, ito po yung alat sa katawan, sodium chloride. Pag sumobra, alam nyo, no? Pag sumobra ang alat sa katawan, dyan po nag-uumpisa ang hypertension. Kaya po ang dami nag-high blood ngayon. Kasi pagkain natin ng maalat, sobra sa tama. Dapat isang beses lang. Kaya nga, low salt, low fat. Kaya lang, pagkain mo ng maalat, sobra. Ano kayo nang ginagawa ng first vital plus sa ating katawan? Yung potassium, yun, letter K. Kukunin na sobrang alat ng katawan mo at yan pong iniihi nyo. Kaya mapapansin nyo, yung mga dealer, yung mga bagong umiinom ng first vital plus, unang linggo pag inom natin ng first vital plus, ihi tayo ng ihi. Kasi tinatanggal ito, sobrang alat ng katawan, kaya ito nakatulong makapagpababa ng blood pressure. Kaya nakatulong siya diuretics, kaya nakatulong yan sa may mga kidney stone. So maliwanag po, at tandaan po natin, ang diabetes at high blood, siya po ang pangunahing dahilan bakit ito nasisira ang kidney ng tao. Okay? Ngayon, ang tanong, may iwasan ko ba ang sakit sa kidney o sakit sa bato? Oo naman. Kaya lang dapat, tamang pagkain. O kaya ang pagkain mo, balanse at meron kang proper exercise. Okay, pero lahat ng klase ng sakit, pwede maiwasan basta tama ito. Paaraw sa umaga, exercise ka sa umaga, naarawan ka bago mag 9 o'clock, 20 to 30 minutes, maganda po ang vitamin D sa loob ng katawan natin. Bukod po doon, balanse ang diet. Diba? Fruits and vegetables. Ang sabi ko ng WHO, plenty of fruits and vegetables. Ang maganda po dyan, lahat ng yan, kayang ibigay po ng first vitamins. Limang gulay plus prutas. Okay? Para sa mga bago, first vitamin plus po, limang gulay. Malunggay daw na sili, saluyot o retalbos na kamote. Pinagsama-sama ho yan sa isang sachet o kaya sa isang fish tub. Titimplay na lang po natin sa isang baso ng tubig. So, ibig sabihin yung mga matatanda at saka bata na hindi mahilig kumain ng gulay, pag uminom ka ng first vitamin plus, limang gulay na po na kain natin. Tingnan nyo ha. Ang malunggay po siya tinawag na Miracle 3 o Miracle Vegetable. Magaling makapagpababa ng blood sugar, maganda sa malnutrition. Ayun o, antibiotic property, antibacterial, antifungal, anti-infectious, anti-inflammatory. So, kumpleto ho malunggay, maganda sa may cancer. Ano pa? Kagaya ng binanggit ko kanina, mataas ang vitamin A, vitamin C, at zinc. So, lahat yan kailangan ng katawan natin. Okay. Kaya daw na sili.
anti-stress, anti-fatigue immune booster. Ang maganda po dito, maganda po sa daloy ng dugo. Pampalab na po ng dugo, yung mga sakit sa puso, yung mga na-stroke, maganda po ito. Diba? Yung mga high blood, diabetes, maganda po ito. Dahon na sili, bakit pinapaganda po niya ang daloy ng dugo sa loob ng katawan natin. O pangatlo, sa luyot, maganda po ito sa digestion. Mahina ang panunaw, ayan po yung ating digestive system. Simula sa bibig, esophagus, stomach, intestine, yan po yung ating digestive tract. Diba ang katawan natin, may immune system sa ating baga at sa ating digestive system, yung lining ng ating stomach. Acidic ang environment yan, so maganda ang panunaw. Diba? So maganda ho siya sa mahina ang panunaw, diarrhea, constipation, maganda ho siya. So yung mga sakitan siya, maganda po ito. Okay, maliwanag po, no? Kung may mga question, handa lang po natin. Pangapat po, colitis, uray o spinach. Expectorant, maganda ho sa may mga problema sa baga. Yung mga naninigay rin yung binanggit ko kanina. Maganda rin po siya sa may mga problema sa matres. Mahina ang panungan, ano yung pagre-regla. Diba? May mga hormonal imbalance. Meron siya tinatawag na hemostatic activity. Ibig sabihin po nito, nakakatulong siya makapag-regulate ng bleeding, lalo na sa mga kapatid. Kaya na maging ganda, ha? Mga kababayan, pwede sumakit ng puson para okay ng dysmenorrhea. Huwag ko kayo matakot. Tuloy lang kapag inam ng first vitamin. So, palima ho, talbos na kamote, pampataas po ito ng pulang dugo. Linawin ko, maganda siya sa may mga anemia o mababa ang pulang dugo. So maganda sa cholesterol, sa mga sugar, diabetes, maganda, ayun, platelet. Ang platelet, di ba binanggit ko, part po ng immune system. Tinan nyo pag may dengue, bumabagsak ang platelet. Pag bumagsak ang platelet, nagdudugo pasyente. Ibig sabihin, bumabagsak ang immune system. So ano kailangan gawin? Patasin ang platelet, palakasin ang immune system. So nakuha nyo, so maganda po siya sa may mga dengue. Depende kung anong panlasa, meron tayong dalandan, melon, guebano, mangosteen, pineapple. Okay? Meron din po tayong limang gulay plus kape with coenzyme Q. So additional na benepisyo, kape ho, lasa, kaping malamig. Maganda sa may sakit sa puso, masakit ang ulo, kasukasuan, cancer. Meron din po tayong pang slimming, bye-bye old self. Diba? Limang gulay plus L-carnitine and green tea. So maganda sa fatty acid metabolism. Ayun ang HIV-AIDS na virus. Sa nagdadialysis, sakit sa kidney, sakit sa puso, atherosclerosis, tumitigas yung ugat. Dahil sa puno ng cholesterol o excess na taba. So maganda po ito. Ano pa yung mga nagpapaganda ng kutis? Ayan, no? Limang gulay plus glutathione. Fatty acid metabolism, maganda po sa ating balat. Oh. Alam nyo ba na ang glutathione, bukod sa pampaganda ng kutis, meron pa yung ibang benepisyo. Diba? Kagaya ng pampalakas ng katawan, may iwasan ng pagtanda, ayun ang maganda ho sa mga muscle joint discomfort, sakit ng mga buto-buto. Ayun ang pampalakas ng immune system. Pag-detoxan sa liver o sa atay natin, so madami pa pong benepisyo yan. Okay, meron tayong mga iba pang produkto, gold line, platinum line sa may mga cancer, so no added sugar, no coloring added. Okay, ano pa? Meron tayong watermelon titanium fista. Ayan o, immune system pa rin ang pinag-uusapan. Diba? Diuretics po siya, pampaganda ng pag-ihi. Bukod po doon, ang additional, ang kaibahan dito sa watermelon, siya ho yung number 2, tingnan nyo yung number 2, siya ho yung tinatawag na natural aprotisyan. So sa mga kalalakihan, napakaganda po dito. Alam nyo, bakit? Kasi baka mamaya, sa mga nakikinig sa atin ngayon, baka mamaya, alam nyo, meron mga kalalakihan na mukha na lang ang nagagalit sa kanila. Alam nyo yun? Diba? At tumatayo sa kanila, balahibo na lang nila. Diba? Wala na sila ang paninindigan. Alam niyo ang tawag doon? Alam niyo kung ano tawag sa kanila? Magalang na po sila. Bakit po sila magalang? Kasi lagi na po silang nakayoko. Ako niyo. Kung lalaki ang katabi niyo, tanungin niyo kung magalang siya. Hindi sasagot yan. Diba? Okay, so napakaganda po niyan. Ano pa? Mga natulungan natin sa First Vita Plus. Autoimmune disorder, psoriasis. Kita nyo yung balat dyan, no? Pero dito ko, nag-improve na po ang pasyente. Okay, ito, hindi mabuntis-buntis, 10 taon na. O, nakinig po siya sa Zoom meeting noong isang linggo. Si Gary Atilio. Diba? Mag-asawa ko, yan. Melon na First Vita Plus, napakaganda po. Yun po, melon sa Aguyabano. So, maganda ho. Mag-asawa po dapat ang iinom, ha? Makinig kayo mabuti. Mag-asawa ang inom. 3 hanggang 5 beses kada araw.
Melon babae, combine ng yabano. Pati lalaki, inom po. Maliwanag po ha, maliwanag. Ang importante ibibili ko sa inyo, bukod sa pag-inom ng First Vita Plus, ang mag-asawa po dapat may ginagawa. Pag walang ginawa, hindi po kayo mabubuntis. Maliwanag? Okay, goiter, nodular non-toxic goiter. So ito pa natulungan. Yan po si Pipi Jack. Ano pa? Severe acne, dito o maganda noong putis ng pasyente. Diabetes, ayan po. Take note ha, sweetened ang ininom niyan. Nag-normal ang blood sugar, twice a day, walang maintenance, sweetened. O ito po yung COVID patient natin. Ayan. Sa USA, di ba? Senior citizen, San Diego, California. Walang medicine, walang binigay na ang gamot. Ang doktor niya, walang binigay na gamot. Kuya Manu, gold pineapple ang available sa kanina noong time na yon. Yun ang ininom. Ang maganda, nakapag-donate pa po sa American Red Cross ng kanyang dugo. Bakit gumaling nang walang iniinom na synthetic na gamot? First Vita Plus na. Okay? So sila ho yung, yan po nasa gitna yung pasyente. Ito yung asawa niya. Ito po si Mary Ann Isidro. Yan po yung ating San Diego na natin ang First Vita Plus na ano ni Ma'am Nancy. Okay? License kompleto, beef and LTO halal. Halal sa mga kapatid nating Muslim, pwede po siya. Ano ang ideal na pag-inom? Kung walang sakit, 5 to 6 serving ng gulay. So kung wala ho kayong sakit, isang beses ng First Vita Plus okay na. Kahit anong variant. Pero ang recommended ko, twice a day po. Bakit? Eh, may biops po ngayon eh. Ang pangalawa ho, kung may sakit, siyam na serving ng gulay, so 2 to 3 times per day patas. Depende po sa inyo. Mas madami o mas maganda. So maliwanag po. Nakuha po, kung may mga maintenance, sabay lang ang First Vita Plus sa maintenance natin. Kung lima maintenance mo, sabay po yung dalawa. After 1 month, 2 months, 3 months, pa blood chemistry kayo, normal, pwede na po tayo magbawas ng gamot. So maliwanag po tayo. Kung may mga question po tayo, pakitaas lang po ng ating mga kamay at para makita po natin. Okay, taas lang po kamay kung may mga question po tayo at huwag po tayong aalis. Kasunod po natin si Applied Pidel.